Dumating na po ngayong gabi dito sa ating bansa ang labi ni Wilma Texan o Tescan, ang isa po sa dalawang Pilipino na nasawi sa lindol sa Turkey. At live mula sa NAIA, nagpapatrol si Dennis Dato. Dennis, anong oras dumating at sino naman ang mga sumalubong sa labi ni Wilma? Bukod sa kanyang abang si Tatay William at pamangkin ay naririto din mga kinatawan ng OWA at DFA kabayan. Alas 6 ng gabi nang lumapag dito sa NAIA Terminal 3 ang Turkish Airlines flight TK0084 lulan ang labi ni Wilma Abulat Tescan, ang isa sa dalawang Pilipina na nasawi sa lindol sa Turkey. Inihatid ng kanyang anak na si Nicole ang labi ng kanyang ina pauwi dito sa Pilipinas. Hindi naman nakasama sa pag-uwi ang asawa ni William na Turkish na si Gurol Tescan dahil nawala ang passport ito sa nangyaring pagguho. Bagamat malungkot ang nangyari, kinatuwa ni Tatay William na napagbigyan ang kanilang hiling na maiuwi sa Pilipinas ang labi ng kanilang anak. Dahil Muslim na si Wilma, hiling ng kanyang asawa na sana ay mailibing ito kaagad alinsunod sa kanilang tradisyon ng mga Muslim. Batay sa ipinakita ng pamilya Abulad na report of death mula sa Philippine Embassy sa Turkey ay head and chest trauma ang ikinamatay ni Wilma. Nananawagan naman si Tatay William ng tulong para sa gastusin. Lubos na toto at kahit siya na sa kabilang buhay makakarating na sa aming lugar sa Ilayan Dupay at doon namin may ipalibing malapit sa amin. Sa totoo lang po, talagang malaki po ang pangangailangan namin. Una-una po sa mga financial, yung mga ginagamit ko puro hiram po sa aking mga kaibigan, mga ibang tao. Inuutang ko po para magkaroon lahat kami ng katuparang panggastos. Sa kabayan ngayon ay inaabangan dito sa cargo terminal na mailabas ang labi ni Wilma Tescan, kung saan siya ay agad na ibabiyahe pauwi sa Lucena City sa Quezon, kung saan ay nag-aabang na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. So naririto rin ang mga tauhan ng DFA at OWA at nasa sa loob na yung pamilya ni Tescan para sunduin yung labi ni Wilma. Kabayan. Maraming salamat si Dennis Dato live mula sa NAIA.